Umuesta sa mga idol, tinapos na ng Dallas Mavericks ang 4 winning streak ng Los Angeles Lakers kanina sa final score na 127-125 sa kanilang home court sa pangunguna ni na superstar Luka Doncic na nakapagtala ng 33 points, 6 rebounds at 17 assists at ang kanilang reserve player na si Dante Exum na tumala ng 26 points at 4 rebounds at 3 assists. Ito nga si Dante Exum ang naging option ng Dallas para makuha nila ang panalo kontra Lakers dahil nakapag record ito ng 7 three-pointer with 7 out of 9 na shooting sa 3-point lane at nakapaglaro ng 35 minutes. Tinalo nila ang Lakers without their main point guard na si Kyrie Irving na ngayon may right heel contusion. Step up para sa Dallas ay itong si Grant Williams na nakapagtala din ng double digits na score, 19 points, 3 rebounds at may 1 assist, playing in 40 minutes at may shooting na 5 out of 7 sa 3-point area. Nasayang ang great performance ng dalawang superstar ng Lakers na si na LeBron at Anthony Davis with 70 combined points. 37 kay Davis at 33 points naman kay LeBron James. Nakalamang ng 5 points sana ang Lakers sa huling quarter. Kaso nga lang, naiiwanan nila most of the time sina Dante Exum at Grant Williams sa 3-point lane na siyang tumaas ang shooting percentage at dahil din sa mga extraordinary passing ability ni Luka Doncic with 17 assists. Isa din sa factor at nagpababa sa winning percentage ng Lakers ay ang kanilang turnovers. Nakapag-commit sila ng 15 turnovers habang sa Dallas ay 10 turnovers lang. Nagsimula ang momentum ng Dallas para lumobo ang kanilang lamang dito sa huling 6 minutes mark ng kanilang game. At isa na nga si Dante Exum na nagbigay ng sakit ng ulo para sa LA dahil sa kanyang mga 3-pointer na hindi sumasablay. Mukhang wala din sa kondisyon itong si D'Angelo Russell sa kanilang laro kanina with a very low performance. 7 points with 3 out of 9 na shooting sa field. Wala pa namang solid na basis kung ipagpapatuloy nilang trade si D'Angelo lalo na ito ang tumulong sa Lakers na masungkit ang kanilang first ever champion sa in-season tournament. Si D'Angelo ay nasa kanyang prime age pa naman, aging 28 years old at nakita na natin itong maganda ang inilaro in 23 games. I doubt kung ititrade nila si Russell. Itong si Cam Reddish naman ay nakagawa din ng low performance. Nakapag-record lang siya ng 4 points, 3 rebounds at 2 assists, playing in 22 minutes. Kung mapapansin din sa kanilang laro ay hindi ito nakapag-attempt ng kahit isang tres. Pero kahit ganito ang naging performance niya, isa pa din siya sa best defender ng Lakers at isa din sa nakatulong para maging successful sila sa in-season. Pero ganoon naman talaga minsan, may mga match-up na babagsak talaga ang kanilang laro. Pero at least, alam na natin kung ano ang kayang gawin ni Reddish, lalo pat nag 4 consecutive wins sila at maganda ang kanyang naipakita. Labas naman sa kanilang laro, nagbigay ng isang nakaka-excite na update itong si Adrian Wojnarowski, isang NBA columnist at isang reporter. Noong isang araw, sinabi nito sa ESPN channel sa YouTube na umaattend daw si LeBron behind the scene ng isang meeting tungkol sa pagkakaroon nito ng isang NBA team at doon daw mismo sa Las Vegas. Sinabi na din ito ni LeBron noong nakarang taon, October 2022, na determinado siya magkaroon ng isang team nasa kanya mismo. At ngayon nga ay naghahanda na daw si LeBron at ginagawa ang lahat para malaman kung paano patakbuhin ang kanyang bagong negosyo. Yun nga ay ang magkaroon ng sariling franchise sa NBA. Ang pagre-retiro na lang ni LeBron ang inaantay para sa application. Kahit si Adam Silver na nag-abot ng MVP award kay LeBron noong in-season tournament ay may alam din tungkol dito. Gumawa pa nga ito ng sariling biro niya tungkol sa pagkakaroon ng franchise ni LeBron. Pakinggan natin. To a man who frankly there's nothing else to win in this league, the only thing I can say, I'm sorry but it doesn't come with a franchise. LeBron James. Ayong mga idol, excited na rin ba kayo sa NBA expansion na gagawin ni LeBron? Excited na rin ba kayo na magkaroon siya ng isang team sa NBA? Pero sa update na ito, mukhang hindi pa ako sure kung magiging excited ang mga fans dito ni King James dahil marami pang gustong makita siya na maglaro ng ilang season at higit sa lahat makagawa pa ng panibagong milestone or championship title with Lakers. Anong reaction nyo dito mga idol? Mag-comment lamang kayo sa ibaba ng video at babasahin natin yan.